Ang biyaheng ito ay papunta sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa makikita natin sa video, punta pa kami sa maleta. Medyo malayo pa sa paruruna namin. Dito, nakikita natin sa daan na patag, mga pulupundukin sa gilid. At nakikita namin yung mga kabahayan sa baba. So, ito yung nakikita namin yung dagat. Magandang tanawin ay duwang-duwa kami at nagkukulitan kami sa sasakyan. Mula dito, patuloy pa kami sa aming biyahe hanggang sa makarating kami sa Don Marcelino. May kita natin sa video sa tabing dagat na yan. Diyan kami kumain ng aming almusal. Uy! What's up, guys? Dito kami sa dagat. Sa may bandang Don Marcelino, Davao Occidental. Kain daw ka muna. Kain daw ka muna. Pagkatapos namin mag-almusal ay nagpahinga kami saglit at nagpatuloy na rin kami sa aming biyahe. At mga ilang oras ang makalipas ay narating namin ang lugar na ito. Wala kaming kamalay-malay na ang lugar na ito. Ito pala yung tinatawag nila na Killer Road. Sa bandang ito ay makikita mo yung mga kalsada mula dito sa aming kinalalagyan at yung kabilang bundok na mayroong tapyas na ginumang kalsada. Dito, wala pa rin kaming malay kung gaano kahirap ang daan na ito. Kala namin, ganun pa rin kadali. Katulad ng mga daan na daanan namin kanina. At habang binabaybay namin yung daan pababa, meron kami nakita ng isang dump truck na nahulog dyan sa bangin. At mula dyan sa kinalalagyan namin, maaninag mo rin yung isang parang sasakyan na tumirik yan sa gilid. At nang papalapit na kami sa kinalalagyan ng dump truck, akala namin tapos na yung paghihirap namin. Yun pala ay nangangalahati pa lang kami sa matarik na palusong na yan.
dito. Nagsimula na kami mag-alala dahil sobrang tarik ng daan. Sa video parang patag lang siya, pero kung nandun ka sa personal, kalain mo madidiretso yun sa bangin yung sasakyan mo. Isang saglit pa, akala namin talaga patag na sa unahan. Yun pala, bumulaga sa amin. May mas matarik pa pala sa unahan. Ay, ito bidaha. O, naging ulit mo mabarto sa bidaha nun? Oo, kami gapon. Ayan, kung makikita mo sa video, talagang tarik niyan. Halata sa video na matarik. Pero kung nandun ka sa personal, mas matatakot ka talaga. Dahil alam mong ang daan ay hindi basta-basta. At dyan, pinatigil muna kami nung nakikita nating tao dyan sa unahan. Kasi siya yung nag-assist para hindi magkasalubong mga sasakyan na dumadaan. Mira ka, suwara to! Mira! Patay pa, harta di kayo ba? Yawa niya. Bagnat kaya lang. Bagnat forest din kaya ba? Wala pa yung puro manilo. At dyan, grabe na yung kaba namin. Hindi na namin maintindihan yung takot na nararamdaman namin. Kaya tumayo na kami sa sasakyan. Mahaba pa yung daan pababa. Pero hindi ko na malaya na nalubat na pala yung camera ko. Kaya hanggang dito na lang. Ito nga pala yung daan na papuntang Jose Abad Santos. At ito yung daan na pinaka nakakatakot na dadaanan ko sa buong buhay ko.